Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi nito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili at nasigawan nito ni Giselle itong si Zoe. At pagkatapos na itong masigawan ni Giselle itong si Zoe ay sumunod naman din ang malakas na sampal ni Giselle sa mukha ni Zoe sa kadahilanan na agad naman din itong hinipo ni Zoe ang kanyang mukha. At agad nitong tinanong ni Zoe ang kanyang tita Giselle kung bakit umano ito nananampal sa kanya, kung ano umano ang mga kasalanan nito, at dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Zoe na wag na umano itong maangmaangan pa dahil alam na umano nito ni Giselle ang totoo na ang totoong ama umano nito ni Zoe ay walang iba kundi itong si Dr. Carlos. Sa kadahilanan na nanlaki naman din ang mga mata ni Zoe at hindi nito napigilan ang kanyang sarili na lumuluha ito at hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang tita Giselle kung kaya't yumuko na lamang ito. At dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Zoe na ilabas na umano nito ni Zoe ang kanyang katapang. Ngayong alam na umano nito ni Giselle ang totoo na hindi umano sila totoong magkadugo at matagal na umano nilang niluluko ni Zoe silang lahat dahil matagal na rin umano nitong alam ni Zoe na hindi umano ito totoong tanyag ngunit hindi umano nito sinasabi ni Zoe sa kanila sa kadahilanan na agad naman din itong nagmamakaawa itong si Zoe sa kanyang tita Giselle na patawarin umano ito dahil wala naman umanong kasalanan itong si Zoe at ang lahat umano ang may kasalanan ay walang iba kundi ang kanyang mami na itong si Moira. At dito agad naman din itong sinagot ni Giselle itong si Zoe na parehas lamang umano sila ng kanyang mami na isa umano itong manluluko at nang malaman umano nito ni Zoe ang totoo na hindi pala umano sila totoong mag-ama ni Dr. Tanyag kung bakit inilihim umano nito ni Zoe sa kanila at hindi umano nito ipinagtapat. At dito agad naman din itong nagsalita itong si Zoe na ayaw lamang umano nito ni Zoe na malaman sa kanyang ama na hindi umano sila totoong magkadugo dahil natatakot umano itong si Zoe baka mawala ang kanyang daddy sa kanya dahil mahal na mahal umano nito ni Zoe si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.